Yun na po, umpisahan po natin. Nasa low mode or level 1, screw mode, maximum torque. Tara na, subukan na po natin. Kita ngayon gano'n siya kahirap sa try naman natin sa ano hybrid kung mababaon niya. Kaibahan sa ano ordinary na impact drill. Yung mga master po natin, hinisubukan po nila sa drilling mode. Subukan na po natin sa drill mode. Ayaw talaga. Ano yun? Kaya naman po palitan niyo lang ng ano ng bala na pang drill lang at saka mag pilot hole po kayo para hindi siya mahirapan. Kahit anong kahabang screw pa yan, kaya niya po basta may pilot hole. Opo. Ano pa? Napudpud na yung ano yung screw. Bibilog na niya. Bali yan mo palang ma-pin-repair kong mga screw. 4 inches po yan. At saka itong kahoy, pine tree po yan. Opo, malambot lang na kahoy. O, tingnan nyo po. Malambot lang yan pero hindi niya kayang ibaon. O, sa mga ano, kung mga DIY lang, mga pangbahay lang, biling magpalit-palit na lang ng bala. Kunyari, mahabang screw, butasan mo muna, pilot hole, tapos saka mo ibaon yung screw. Opo. O di kaya kung may budget naman, pili kang ano, bumili ng isang corded o di kaya cordless din na drill para mag-pilot hole para hindi ka na papalit-palit ng ano, bit. Opo. Ngayon, susubukan po natin itong impact driver. Oh. Nasa ano, full battery. High speed. Pinaka-max niya high speed. Oh. Tingnan niyo po, anong diferensya ni ordinary impact driver at saka impact driver. Sorry. Kasi akong pang impact driver na bit. Oh, yun lang mo. Ayan. Ay. Second try. Regular or ordinary na impact drill at saka sa impact driver. Ayun. Tapos
na natin yung natitirang ano, mga screw. Panghuli yung hindi na iba ni Brand X. Lagi natin sa slow. Bilog na, hindi niya kaya. Oh, kita niyo na yung kaibahan. Ito nga pala mga kabayan, itong ordinary na impact drill, ginawa siya for screwing, drilling for metal and wood, and the last is drilling for masonry, para sa mga hollow blocks, o di kaya mga hindi gaanong makakapal na halo yung buhos, sabi nila. Yung mga katulad ng mga poste ng bahay na simento. Kaya yun po yan. Pero kung mga makakapal na, limitado po itong drill na ito. Hindi po niya kaya. Yung bang rotary hammer lang ang pwede ron. Opo. So dito naman sa ano, impact driver na ito. Ang purpose niya ay for ano lang, pang screw lang. Nung siguro, kung nung unang panahon, pang screw lang talaga siya, for screwing talaga siya. Pero may mga bala na sila na naimbento na pwede rito itong 1/4 hex na ito. Parehas nito. Katulad nito. Hex kasi yung hexagon kasi yung tawag nito. Porma ng bala na ito, hindi pwede yung mga ibang ordinary na bala kasi ano, you know, hexagon po siya, kaya tinawag nila ang hex. 1/4 yung 1/4 inches yung laki. Ngayon marami na silang naimbento na mga klaklase na bala, pang screw, pang ano rin, katulad nito sa iba na, sa kabila itong isa na pwede na siya sa pang kahoy, pang bakal, at sa pang masonry na rin para sa mga simento. Kayang-kaya na rin to. Kumbaga nakahabol ito ng feature, hindi kaya mga kakayahan. Dati kasi ano lang, pang screw lang talaga siya. Ngayon nakaimbindo na sila ng gaya ng sabi ko, mga ibang iba't ibang klase ng bala. Pwede sa kahoy, pwede sa simento, pwede sa bakal. Parang nahigitan pa na ito, itong impact drill na ito. Nung una, mas marami itong paggagamitan kaysa nito. Ngayon, pwede na rin siya sa ano, bakal, simento, at saka screwdriver. Ang kinalamangan niya dito, ito, malakas siya. Malakas sa in terms of screwing. Kahit anong kahabang screw pa yan, kayang-kaya ng ibang, kahit walang pilot hole. So yun lang po mga kabayan. Maraming salamat.